Gaano ba kahalaga sa iyo ang pagsunod sa batas ng Diyos? Mapayapang araw ng Miyerkules, mga minamahal kong kapanalig. Dakilain natin ang Panginoong Diyos sa biyaya ng buhay at kalakasan, lalo na sa patuloy na pag-adya sa atin sa sakit na COVID-19. Inalangin natin sa Diyos na matapos na ang pandemyang ito, gumaling na mga may sakit ng COVID, kapayapaan ang kaluluwa ng lahat ng pumanaw sa sakit na ito. Proteksyon nating lahat, lalo na ng mga health workers at frontliners, at makahanap na ng vaccine sa lalong madaling panahon. Hilingin din natin ang katatagan ng loob at pananampalatayang makayanan ang pagsubok na ating pinagdadaanan sa mga sandaling ito. Ilagak natin sa puso ng Diyos ang lahat ng ating mga lalahanin at manalig tayong tutugunin niya ang ating taimtim na pagsamo. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang pahayag ng Panginoong Jesus na hindi siya naparito para pawalang bisa ang batas, kundi upang magbigay ng karapatan na siyang tema ng mabuting balita ngayon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalain na naparito ako para pawalang bisa ang batas at mga propeta. Naparito ako hindi para magpawalang bisa, kundi upang magbigay karapatan. At talagang sinasabi ko sa inyo, habang hindi nagbabago ang langit at lupa, hindi mababago ni isang kudlit o kuwit ng batas. Lahat ay matutupad. Kung may lumabag sa pinakamaliit na ipinag-uutos ng batas at magturo ng ganoon sa mga tao, ituturing din siyang pinakamaliit sa kaharian ng langit. Ngunit kung may magsasagawa at magtuturo ng mga ito sa mga tao, magiging dakila siya sa kaharian ng langit." Ilang beses ka na bang lumabag ng batas? Dura lex, sed lex. Marami na ang naging pamilyar sa mga salitang Latin na ito. Sa English, ito'y nangangahulugan na "the law is harsh, but it is the law." Sa mabuting balita ngayon, may sinasabi si Jesus tungkol sa batas. "Naparito ako hindi para magpawalang bisa ng batas, kundi upang magbigay kaganapan." Nagkaroon ng kaganapan ng batas kay Jesus dahil sa nauunawaan niya na ginawa ang batas para sa kabutihan ng tao at hindi sa kapahamakan nito. Sa madaling salita, binigyan ni Jesus ng puso ang batas. Alam ng Panginoon na pag-ibig ang diwa ng batas. Kaya nararapat lamang na may kalakip ding pag-ibig ang pagsunod dito. At walang kahulugan ang pagsunod sa bawat letra ng batas kung ang dulot naman ito'y pinsala sa kapwa at pagkalimot sa Diyos ng pagpapatawad at Diyos ng awa. Nagustuhan ko ang tawag ng mga rabay ng Israel sa sinasabing batas sa Biblia. Para sa kanila, isang gabay ang batas. Sinusunod at pinapahalagahan ng isang batas sapagkat bukod sa nagbibigay ito ng kaayusan, nagiging gabay din ito patungo sa tamang direksyon ng buhay. Ibig sabihin, nagiging mabuti lamang ang isang batas kung sa pagsunod natin dito, mas nagiging mabuting tao tayo at lalo pang nagiging mapagmahal sa ating kapwa. Manalangin tayo. Ama, sa tulong ng iyong mga salita, turuan mo kaming sundin ang iyong mga utos upang maging mabuti kaming mga tagasunod mo na puno ng pagmamahal at malasakit sa kapwa. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng video ito. At kung meron kayong mga prayer intentions,
reaction sa comments sa video ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH at sa mga kababayan nating OFWs, lalo na ang mga nawala ng trabaho ngayong panahon ng pandemya. Sa mga may sakit ng COVID at sa mga doctors, nurses at health workers na kumakalinga sa kanila. Sa ating mga frontliners at sa lahat ng tumutulong upang maibsan ang paghihirap na dinaranas ng ating kapwa. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang kung pinanghihinaan ka na ng loob at nawawala ng pag-asa dulot ng pinagdadaan ng pandemya. Balikan ang mga karanasang iniligtas ka ng Diyos. Kung iniligtas ka niya noon, hindi ka ba niya kayang iligtas ngayon? God, our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all, to help those in need. We implore you to stop the spread of this virus and to save us from our fears. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenz Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us.